Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po ng ating aling umaga ay huwag bawasan ang salita ng Diyos. Huwag bawasan ang salita ng Diyos. Tawag po sa ating aling po, kahapon nga ay ating sinabi na dapat ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay huwag dadagdagan. Ngayon naman po sa kabilang banda, dapat huwag naman itring babawasan. Ay nga po sa pahayag 22:19 sa Ipuroon, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang narito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ngayon po, ukol po sa kompleto at sakdal na pagsunod, sabi naman po sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag ninyo itong daragdagan, ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na binigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Ngayon po, ano kaya yung mga ilang paraan na ating maaring bawasan o binabawasan ang salita ng Diyos? Maaari po una-una ay hindi pagbabasa at pag-aaral ng buong Biblia. Alin na ba bang nabasa ang lahat ng bahagi ng Biblia mula po sa Old hanggang New Testament? Pati po yung mga bahagi na medyo mahirap basahin at hindihin, o tayo ay namimilawan po ng ating gustong basahin. Ikalawa po, maaaring ating pinipili din ang ating naisundin sa Biblia. Yung ating susunod, yung madali lamang gawin, pag mahirap na, ating iniiwasan, ayaw na natin. Tulad ng pag-ibigay na ikapo, ginagawa ba natin yan? Pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga hindi ligtas, lubos na pagkapatawad, kay ilang ulit, tunay na pagmamahal sa kaaway, at kahit pong simple lamang no na araw-araw at palagi ang pagbabasa ng Biblia. Huwag tayong mamili na ating susundin gagawin mula sa Biblia. Ikatlong mga minamahal, ikatlong uling pagbabawas o pagbabawas ay ang kapos o kulang na pagsunod. Ay bawa po, iba't ayon sa Biblia ay dapat gawin natin ang lahat ng bagay para sa kaluhati ng Diyos. Kaya dapat nating ibigay sa ating pagsunod at paglilingkod lagi ang ating pinakamahusay. Ngayon, alibang ginagawa ito? Ngayon na mahal nawa laging sakdal at ganap ang ating pagsunod sa ating Diyos. Huwag po nating bawasan. Salamat.